Mga bagong nabiling kagamitan ng PNP na nagkakahalaga ng 3 billion pesos ay ibinida sa PNP Grandstand sa Campo Clame. Senadora Laila De Lima nanawagan sa Armed Forces of the Philippines na tumayong matatag laban sa kataksilan ng foreign policy ni Pangulong Duterte. Pero bago tayo magpapatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para maging updated sa mga nagaganap sa ating bansa. Ang Philippine National Police ay bumili ng karagdagang helicopters at iba pang mga kagamitan na nagkakahalaga ng halos 3 billion pesos para lalo pang mapalakas ang firepower at mobility. Ayon kay PNP Chief General Archie Francisco Gamboa, ang acquisition ay bahagi ng modernisasyon ng pwersa ng pulisya sa bansa. Nanguna sa nabiling assets ng PNP ang dalawang single-engine turbine helicopters na nagkakahalaga ng 225 million pesos. Ang PNP ay meron ng 7 helicopters at dalawa sa kanila ay papadala sa Visayas at Mindanao at ang matitira ay gagamitin sa National Headquarters. Ayon pa kay Gamboa, nagplano ang PNP na bibili pa ng 3 karagdagang helicopters bago pa matapos ang kanyang termino. Iba pa mga bagong nabili ng PNP ay ang 37 units na medium troop carriers na nagkakahalaga ng 3.1 million pesos bawat isa at 12 pickups na nagkakahalaga ng 1.6 million pesos bawat isa. Ang mga truck ay gagamitin ng Special Action Force. Bumili rin ang PNP ng 501 units na combat helmets na nagkakahalaga ng 32 million pesos. Mga firearms gaya ng machine gun, basic assault rifle, pistols, magazine at bomb equipments gaya ng Explosive Ordnance Division Robot, Undershirt Vest, Night Vision Goggle, Ballistic Eyewear, Handheld Radio at iba pa. Siniguro ni Gamboa na ang lahat ng mga equipments na binili ay dumaan sa masusing pagsusuri at testing at open competitive bidding. Ang mga bagong equipments ay gagamitin para sa kampanya laban sa terorismo, illegal drugs at kriminalidad. Siniguro din ng PNP na bibili sila ng 2,800 units ng mga body camera matapos ang testing. Samantala sa ibang balita, nanawagan si Senadora Laila De Lima sa Armed Forces of the Philippines na tumayong matatag laban sa kataksilan ng foreign policy ni Pangulong Duterte na sunod-sunuran at handang isuko ang ating sovereign right sa China. Na-shock daw si De Lima sa sinabi ni Pangulong Duterte na kung hindi kaya nating maging self-reliant, pipili lang daw tayo kung maging teritoryo ba tayo ng Amerika o ng China. Ang policy ng Pangulo ay ang pagsuko sa China na walang kahit isang shot na napaputok. Ang Armed Forces of the Philippines ay protector ng mga tao at tagapagtanggol ng territorial integrity. Ngunit, naging katulong daw sila sa pagtataksil ni Pangulong Duterte sa pamamagitan ng pananahimik at pagkakamit ng monthly payula kapalit ng pananahimik. At ito daw ay katunayan na ang administrasyon ay sumusuko na sa China. Ayon pa kay De Lima, ang sambayan ng Pilipino ay dapat ding tumayo upang tapusin ang kataksilan ng administrasyon at i-exercise ang kanilang karapatan sa self-determination, lalo na sa sunod na presidential election sa 2022, sa pamamagitan ng pagboto ng mga leaders na sumusunod sa konstitusyon at dipinsahan ang bansa. Ayon pa kay De Lima, napakatanga raw ng sambayanan ngayon. Nasa yugto nating kasaysayan, ang China pa ang pipiliin na maging bagong among pagsisilbihan sa pamamagitan ng hindi pagprotesta sa kataksilan ng ating mga opisyalis ng pamahalaan. Yan po ang balita natin ngayon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa balitang ito, bisitahin ang mga link na nasa description. Maraming salamat po!